Welcome to BTC Online Fam. Thank you for joining us. We are excited for today's message. Surely, this will leave an impact and make us love God next. Magandang araw para sa mga anak ng Diyos ngayon, and I'm so excited to be with you, BTC family. You are so dear to us, especially sa parent family, na reigning light family, in advancing God's kingdom. Kapag naaalala namin kayo, tuwang-tuwa po kami, and we are so blessed kung ano po ang ginagawa ng Bless the City. So, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin na naandito ngayon, we are so excited to hear the message that comes from the Lord. At ito po yung kung saan kailangan ng bawat isa sa atin na maunawaan para lahat ng bagay na ginagawa natin ay malinaw para sa bawat isa sa atin. Kaya po, sa mga bagay na gusto ng Diyos na maunawaan natin, dapat bukas po yung ating puso, bukas po yung ating isipan para po meron tayong kaunawaan na makuha ang mga bagay na ito. So, kapag po merong nag-i-strike na word sa inyo, don't forget to comment down below. And then, dapat masayang-masaya kayo nagme-mention. I-mention nyo ang inyong mga kaibigan, i-mention ninyo ang inyong mga kasama, at especially, yung BTC family, di ba, masaya tayo. We are so excited to be with them. No, pwede bang batiin natin sila na God bless everyone? 1, 2, 3, go! God bless everyone! So excited ang BTC family na makasama po kayo. Kaya po ngayong hapong ito, we are so excited to hear the word of God para po nang sa ganun, naka-align tayo kung ano yung gusto ng Diyos sa atin, and then susundan natin ito. Pagkatapos po nito, yung pagpapala po ng Diyos mararanasan po ng bawat isa sa atin. So, let's pray before we hear the word of God. Let's bow our head and pray for a while. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful afternoon, O God, to be with you, to be with your people, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa joy in our spirit and happiness in our soul, O God. Thank you so much because it comes from you. Thank you, Father. Change us by your word. We ask your presence, O God, na maunawaan namin ang iyong banal na salita. Ito po yung dalangin namin na may pagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! So, pwede bang sigawan natin yung atin pong mga kasama dito ng Hallelujah! 1, 2, 3, go! Hallelujah! Para sa Lord po yan. Para sa Lord. Kaya dapat malakas. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Yan, iba talaga pagka yung family mo, kasama mo, mayroong excitement. At yun po yung hindi dapat nawawala because the church is all about family. And I just want to share this afternoon, it's all about heavenly vision. The vision that comes from above. And that above is the place of God. So yung heavenly vision na yun, it's all about you and me. Yan po yung pangitain ng Diyos na yun. The vision, God's vision is you and I and the world. Yan po yung malinaw sa bawat isa sa atin na dapat nating maintindihan na ikaw ang pangitain ng Diyos. Ikaw at ako, pangitain ng Diyos. At ang Diyos, siya po ay banal, siya po ay makatuwiran. And God is always good. At wala po siyang nakikitang pangit sa'yo. Kaya pwede bang pakilagay nyo sa comment section, walang pangit. Yeah, sa comment section, walang pangit because God is good and then meron siyang nakikita sa iyo at sa bawat isa sa akin, sa atin. So kaya po, dapat ang buhay po natin nasa Panginoon kasi yun ang pangitain ng Diyos. Walang iba kundi ikaw. So hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito, ang Diyos nasa puso ka na niya. We are so dear to God. God loves us so much. Yan po yung gustong-gusto ng Panginoon na maranasan mo, gustong-gusto ng Panginoon na maintindihan nyo.
And I was so thankful to Pastor June and Pastora Carla. Pwede bang palakpakan natin yung masisipag na inyong pastor at pastora? At hindi lang sila basta masipag, we, through them, no, nakoconquer natin yung word. Kaya you are blessed. Bless the city, especially yung mga leaders. Nako, bihirang-bihira po nagkakaroon ng pastor na ganyan. Kaya dapat po lalo kayong magpasalamat. Pwede bang lagay natin sa comment section? Pastor June, Pastora Carla, thank you so much for your life. No, ilagay niyo po sa comment section natin. And tinuturuan po tayo na mabuhay sang-ayon doon sa gusto ng Panginoon sa atin. Yung pong pangitain ng Diyos, walang iba kundi ikaw at ako. At ano yung gagampanan natin sa mundo? God has a plan and God has a purpose to each and every one of us. Kaya lang hindi malinaw ito sa bawat isa sa atin. Kapag ka tayo ay nag-exist sa mundong ito, God has a plan and God has a purpose. And you are His vision. Ikaw ang pangitain ng Diyos. May nakikinikinita sa iyo ang Diyos at ang Diyos hindi siya nawawala ng pag-asa sa iyo. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, God has a plan and God has a purpose at isa lang ang sigurado ko, maganda yan. No, maganda yan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na pangit na walang magandang intention siya. Kaya po, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, huwag nyo po siyang maramdamang pangit, huwag nyo makitang pangit. Kasi kung ano yung nakikita mo, yan ang makukuha mo. So, ito po yung gusto kong maintindihan yung mabuti. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, meron kang misyong gagampanan sa mundong ito. So, meron kang lalakaran, meron kang ipamumuhay. Yan po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And ang mundong ito, bago pa dumating, masamang masama na. This world was fallen world because of corruption, because of sinfulness, because of selfishness. Bago pa dumating tayo sa mundong ito, ganyan na yung kalalagayan. Salamat na lang dumating ka. Salamat na lang dumating ka, kaya pakilagay sa comment section, salamat. Dumating ako. Oh, yun po yung hindi naiintindihan ng marami. You are a solution to a problem. You are not a problem giver, but you are a solution. And you are not just a solution, you are a problem solver. The world right now is in deterioration. Papasama na ng papasama. And merong sinabi ang Panginoon nung nabubuhay pa siya sa kanyang mga disciple, gusto kong maintindihan nyo to, that the world is now ready for harvest. Panahon pa ni Jesus yon, sinabi na niya yon in the book of Matthew chapter 9, verse 37 and 38. Ito po yung sinabi. Then he said to his disciples, pwede bang mag-comment yung mga disciples? Ako yun. No, pwede bang mag-comment yung mga disciples sa inyong comment section? Ako yun. Sabi ng Panginoon, now, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. The workers are few. Workers of the kingdom are few. As the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Yun po yung gusto ng Panginoon na maintindihan ng bawat isa sa atin na ang mundong ito ready for harvest kasi na lalo ngayon sa pandemic, ang tao ay punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalinlangan, at hindi lang yon, merong karamdaman, merong kamatayan. So ang mundong ito talaga ngayon sa mga sandaling ito, sa panahon natin, worldwide, no, ay nangangailangan ng tutulong sa kanila. Nagagabay sa kanila. Yan po yung layunin ng bawat isa sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. The problem is, hindi natin alam kung paano ito gagawin. Pero ang maganda, merong ibinigay ang Panginoon sa atin para maunawaan natin ang mga bagay na. Alam niyo sa Bible, merong pangalan si Saul. In Acts chapter 9, salbahe siya. Nagpe-persecute siya ng mga Christian. Pagkatapos, pinapatay niya ang mga ito. But one day of his zealousness about his belief, about his religion,
dumating yung time na na-encounter niya si Lord in Acts chapter 9. And God spoke to him. And that encounter, dinala po siya sa third heaven at tinestify niya ito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to the following. Tinestify niya ito na dinala siya sa third heaven, binigyan sa Lord, siya ni Lord ng message. So ano yung gusto kong i-point out sa inyo ngayon? Itong taong ito, salbahe siya, mamamatay tao, he is not aware of who God is in his life. And then dumating yung pagkakataon na na-encounter niya si Lord in Acts chapter 9, binigyan siya ng revelation for 3 days, nabulag siya. At dinala siya doon sa third heaven. God gave him a message. God gave him a revelation. God gave him a mission in his life. And because of that, he received that message, he receives that vision, yun yung kanya pong ipinamuhay. Meron pong pagbabago ng kanyang buhay after po na ma-receive niya yung revelation na yon. And hanggang sa dumating yung time, hindi madali yung pagsunod sa Panginoon. Dumating po sa pagkakataon na ang tingin sa kanya ng mga tao, because of his obedience to the heavenly vision, ang tingin ng mga tao sa kanya, criminal siya. At yun po yung gusto kong maintindihan nyo ngayon. What is heavenly vision is all about? And our key text is in the book of Acts, chapter 19, no, or rather chapter 26, verse starting from verse 15. Then I ask, who are you, Lord? Ito po sa harapan ni King Agrippa, nagtetestify siya. I am Jesus whom you are persecuting, the Lord replied. Now get up, stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. I rescue you from your own people and from Gentiles. I am sending you to them to open up their eyes, to turn from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins, a place among those who are sanctified by faith in me. And then verse 19, this is our key text. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Yan po yung kanyang sinabi. I was not disobedient from the disobedient to the vision from heaven. So kaya kahit na siya po ay hindi maganda yung pinagdadaanan, he was a carrier of the vision from heaven because he was on God's mind. Bawat isa sa atin, nasa isipan tayo ng Panginoon. Merong gustong gawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We are not an accident. God has a plan and God has a purpose to each and every one of us. So, God bless us. God loves us in order for us to be used by Him. Because your life with God, you can impact the world. Regardless of your past, regardless of your present condition, God has a plan and purpose for your life. So, ano yung vision ng Panginoon na dapat nating makita dito? Si Paul, kahit na siya ay salbahe, paki-comment nga sa mga naandito ngayon, yung feeling mo, makasalanan ka. Piling mo, ang dami mong pagkakamali. Ang dami mong failure sa buhay. Tandaan mo, hindi ka tinawag ng Diyos para maging perfect. Kahit na anong laki ng kasalanan mo, anong pagkakamali mo, God has a plan and purpose for your life. And your great mess sa buhay mo will become a great message. So yan yung bagay na gusto kong makuha ninyo ngayong hapong ito. Dalahin nyo yung mensahe na yon. Yes, nagkamali ako. Yes, may palpak ako. Pero may matinding nagmamahal sa akin. And that is all about God. So do not condemn yourself. God is not yet finished in you. Hindi pa siya tapos sa'yo. You are just under construction. Kaya pakisabi sa katabi mo, sa pakisabi mo dyan sa comment section, kung may katabi ka sa inyo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. May matindi pa siyang gagawin. So gusto kong makita niyong mabuti yung pangitain ng Diyos.
At gusto kong hindi mo lang siya makita, gusto kong makuha mo ito. Kasi hindi lahat na nakakita, nakakuha. Sometimes yun po yung malaking problema natin. We are attending the church, reading the Bible, pero hindi natin nakukuha talaga yung real essence of what the vision of God is. It is the message that comes from above. Yet, at dyan po si Paul, nag-stick po dyan siya sa heavenly vision. And what is heavenly vision about? It's all about. So, tingnan natin mabuti ang mga bagay na ito. Dapat makita nito, God's vision is our mission. God's vision is our mission. Kung ano yung nakita ng Diyos sa buhay mo, yung potential ko, yung potential mo, yung po yung ating gagampanan. Tapos na po yung buhay natin sa paningin ng Diyos. It is already done. Bago pa po tayo magsimula, tapos na po sa paningin ng Diyos. So ngayon lang, sa mga sandaling ito, uma-align tayo doon sa gusto ng Diyos because we are deteriorated, we are corrupted. Yung image and likeness natin, yung culture, yung beliefs natin, hindi maganda before. That's why you need an encounter. Like Saul, when he encountered Jesus, the way of Damascus, it changes everything. His beliefs, his cultures, his culture and his religion, and he received the vision that comes from above. Yun po yung buhay niya. Kaya kahit na nasaan siya, nasa kulungan siya, kahit na siya ay nasa shipwreck, ang mensahe ng Panginoon, kasi nakuha niya, daladala niya. Kaya ang aking prayer, sa bawat isa na nasa church, meron ka dapat vision. Meron ka dapat vision. At dapat daladala mo yon. Doon po nag-stick si Paul sa kanyang vision na yun. That's why, nasa paglilitis siya ng mga sandaling ito, in verse 19, so then King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. He was bold. He was confident. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya kung saan siya pupunta. At alam din lalo niya kung saan siya galing. So church people, dapat maalaman mo kung saan ka galing, nasaan ka ngayon, at saan ka pupunta. Yan po yung bagay na dapat maintindihan natin. Hindi lang po tayo, hallelujah, praise the Lord, glory to God, amen. Marami po mga tao ganun. So tingnan natin mabuti itong verse na ito para po maunawaan po ng bawat isa sa atin. In Acts chapter 26, verse 19, ang sabi ho ng verse, to open up their eyes. That's the vision that comes from above. To open up the eyes of the people. Because the people on this planet Earth, the people in the world, are blinded. They are blinded by wrong beliefs, they are blinded by religion, they are blinded by traditions, and they don't know God. They are also blinded about God. So the heavenly vision is to open up their eyes in order for us to see the things of God, in order for us to see who God really is. So God said, Paul said, doon sa vision na na-receive niya, meron siyang special calling to the people, to the Gentile people, to open up their eyes. It's all about vision. Opening the eyes is all about vision. Marami po mga tao, walang vision. It means to say that you are blind. If you lost your vision, you are blind. So the prayer, the vision from heaven, God wants you to see. God wants you to see. Yan po yung bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na makita natin. And yung vision na yon, tingnan nyo mabuti. What is that vision? And to turn from darkness to light. And that is transformation. From darkness to light is transformation. Simula sa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan. Kaya ang nakikita ng Diyos sa iyo, hindi yung madilim mong buhay. Because He is not the King of darkness, He is the King of the light.
Kaya nakikita ng Diyos kahit na ikaw ay nasa kadiliman pa, ang gusto ng Diyos na andoon ka sa kaliwanagan na siya ang nag-ahari. God is waiting sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng Panginoon, anak, nasa kadiliman ka, naghihirap ka dyan, nasasaktan ka dyan. Anak, lumapit ka sa akin. God wants us to be transformed. The vision of God is all about transformation. So that's why we are not religion. Kaya ho, dapat maintindihan natin na hindi tayo reliyon, hindi tayo denominasyon. Tayo po ay anak ng Diyos dito sa lupa. At ang business natin, yung pangitain ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao magbago. So that is all about transformation. Now, what is the transformation? Hindi magmumula sa ating Pangulo. Hindi magmumula sa mga taong kasama mo. Hindi magmumula sa pamilya mo. Maraming mga tao gusto ng pagbabago, pero sila muna magbago. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, life transformation, family transformation, nation transformation, and world conquest. So, kaya tayo nag-exist sa mundong ito, it is because God wants us to reveal His glory. Because the world was saturated by darkness, and thank be to Jesus Christ because He is the King of kings and the Lord of lords, and He is the light, the King of the light. And sabi niya, my son, my daughter, my children, pumunta ako dito para dalhin ka doon sa daigdig ng kaliwanagan. And that is transformation. From that situation, yun po yung nasa puso ng Diyos. Kaya po ang bawat isa sa atin, if you encounter the Lord, you have the message to the world. You have the message to the world to open up their eyes. It's all about vision. And to turn from darkness to light is transformation. So you have a message. You have something to do. We are going to change our nation. Amen. And then we are going to change the world. Sa paanong paraan? Binago ako ng Panginoon. At tandaan mo, ikaw at ang Diyos, majority. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May gagawin pa si Lord sa'yo. Kaya mga kasama, mga kaibigan, huwag mong tingnan kung ano yung nakaraan. Huwag mong tingnan yung iyong kasalukuyan. Anong klase, anong kulay ka, saan pamilya ka galing, anong amoy mo, anong height mo, anong itsura mo. Huwag yun ang intindihin nyo. Ang intindihin nyo, ma-encounter ninyo ang Panginoon at makareceive kayo ng message mula sa Kanya. And that message is all about transformation. Ang transformation po, binago ako ng Diyos, ibinalik ako sa original kong disenyo. So that is transformation is all about restoring the image and likeness of God in me. So God will restore us through transformation. No, yan po yung bagay na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And that is the message, that is the vision from above. And then dun sa sumunod na sentences, all about from the power of Satan to God. From the power of Satan to God. And that is what? It's all about lordship. Yun po yung problema ng sangkatauhang ito. Marami po tayong naging Diyos-Diyosan. So anything that substitute to God is idol. Yan po yung bagay na naging problema po natin. Hindi po natin ipinokus sa Lord yung lahat ng bagay na meron tayo. Tandaan natin mabuti ang mga bagay na ito. Si Lord lang po ang pumunta po dito sa mundong ito para po ipakita na siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. He owns everything, even our lives. He owns our lives. He owns our family. He owns everything in us because He is our Lord. Ang buhay po natin, hiram sa Kanya. Pahiram lang po yung buhay na yan. Kaya huwag po ninyong aangkinin yan. Buhay ko to, wala kang pakialam. Ako na ito, wala ka na magagawa sa akin. That's final. Hindi po yun. Ang gusto po ng Panginoon, kilalanin mo siya na siyang nagmamay-ari ng buhay mo, nagmamay-ari ng pamilya mo, nagmamay-ari ng future mo. So that is lordship is all about. Everything belongs to God. At kagaya lang tayo ng bula na madaling maglalaho. No, ngayon, malakas tayo. Hindi natin alam yung panahon. So, ang gusto ng Panginoon, yung kilalanin natin siya habang tayo nabubuhay pa. Kaya yun ang vision ni Lord na ang lahat ng mga tao kilalanin ang Diyos bilang tagapagligtas, bilang Diyos at Ama na mapagmahal. So that is all about
lordship, so that they may receive forgiveness of sin. Sumunod pong sinabi niya dito, that is all about reconciliation. That they may receive forgiveness of sins. The reconciliation. Alam niyo, maraming mga tao, they are just religious, but they are not reconciled to God. Ang reconciliation po is the restoration of relationship. Restoration of relationship. How we restore relationship? There is admission, there is repentance, and after repentance, there is forgiveness. At pagkatapos ng forgiveness, merong reconciliation. And after ng reconciliation, merong restoration. Ang ni-restored natin through our reconciliation with God is none other than relationship. Because human problems before God is relationship. Kaya po hindi lahat ng nasa simbahan, tagalangit. Ibig sabihin ng reconcile kay God, yung mga bagay na mali, yung mga bagay na hindi maganda, Lord, pinagsisihan ko na ito, nakipagkasundo na ako sa'yo, hindi ko na ito gagawin. At tandaan natin mabuti, lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay na ukol sa kadiliman, ng mga bagay sa mundong ito, influenced by evil, influenced by devil, lahat ng mga bagay na, and if we follow that influence, we attack the holiness of God. So that's why, sa pagbawat pagkakamali natin, mga kasama, mga kaibigan, naaatake natin yung kabanalan ng Diyos, naaatake natin yung kabutihan ng Diyos, naaatake natin yung pag-ibig ng Diyos. And we need to experience the reconciliation. So we need to admit that we are sinful, we need to repent, and God will forgive us. We are not now the enemy of God, but we are now the friend of God. We are not just the friend of God, we are also the children of God. And that is all about reconciliation. Yan po yung maraming bagay na hindi nakakaunawa patungkol dito. Akala nila ang simbahan, reliyon. Ang simbahan po ay isang samahan na kung saan nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. At yun po ay pamilya. Ito po yung maganda doon sa panghuling statement ng verse 26. A place among those who are sanctified by faith in me. And that is the church. The place of those who are sanctified in me is the church. So you need to be thankful sa church na meron ka. No, pwede mo pakilagay nyo sa comment section nyo, thank you BTC. Thank you BTC. No, thank you BTC, because it is your spiritual family. Wala ka na pong matatagpo ang pamilya. No, at ito po yung bagay na gusto kong maintindihan natin, makuha natin ngayon. Hindi ka po ulila, meron kang kapamilya. So yun po yung pangitain ng Diyos na dapat ipamuhay po natin. Yung mission, yung transformation, yung lordship, yung reconciliation, and the church. Kaya po, thankful ako sa BTC family because you are doing God's vision. And that vision is from above. So kaya po, excited ako sa gagawin natin because maraming pamilya ang nabuo na ayos sa BTC. So pwede po bang magsigawan dito yung mga pinagpala ng Lord? Because the BTC family is doing the vision of God. So kaya mga kasama, we are so excited to transform every individual. Every lives must be transformed. Every family must be transformed. Alam niyo po, ang basic unit ng society is all about family. And every individual is a part of family. Kaya po ang aking prayer sa mga sandaling ito, yung vision ni Lord, makita natin. At hindi mo lang siya basta makita, makuha mo ngayon. At hindi mo lang siya basta makuha, maipasa mo sa iba. Because God's vision is all about transformation. It's all about reconciliation. And God's vision is all about the church. The church is not a place of religion. The church is all about spiritual family. Kaya po, sa bawat isang ipinapanganak, meron po siya, sa mundong ito, meron po siyang biological family. Pero, sa spiritual family, kapag ka ikaw po ay naborn again, meron kang spiritual family. So that's why the BTC is here for you. You are not alone. You are loved by God. Kahit na anong
pangit ng sitwasyon ng nakaraan, hindi mahalaga kung paano ka dumating sa mundong ito. Hindi mahalaga kung anong background mo. Ang importante ngayon, yung future mo. At ang future mo nasa kamay ng Panginoon. So you are at home. You are safe. You are loved. You are taken care of dito sa family nito. And isa lang ang aking gustong sabihin sa inyo. Hindi lang kayo magiging miyembro. This is not all about membership. This is all about relationship. So if you receive the Lord, you will become a part of BTC family. At ang sarap ng merong pamilya, may nagmamahal sa inyo. No, kaya po, sa mga sandaling ito, gusto ko pong ipag-pray ang bawat isa sa atin. Nandito po sa BTC family, we need to receive the vision that comes from above. And the vision that comes from above is all about transformation, reconciliation, and the church. Kaya po merong church dito, pangitain ng Diyos ang ini-advance po natin. Let me pray for you. Let me pray for you. Allow you to receive the vision right now. And that vision comes from above. Na kagaya ni Saul, salbahe siya dati, makasalanan siya. Sabi nga sa kanyang epistle, sabi niya, sa lahat ng makasalanan, ako ang pinakamalala. Ako ang pinakamaraming nagawang pagkakamali. Yun ang isang confession ni Paul. Pero ang maganda lang, may biyaya ang Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yan, yun po yung binibigay sa atin ng Lord ngayon. Let me pray for you right now. Hayaan niyo po na ipanalangin ko po kayo. Makita natin ng malinaw na ikaw ay kabahagi ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng pamilya, at pagbabago ng bansa natin. You are a part of God's solution. Because you have now a mark of God's strategy. Because God's vision is all about you. God's vision is all about me. We will advance God's kingdom here on earth. So we need to be faithful in doing the vision of God. Kaya ang statement ni Paul, sabi niya, I was not disobedient to the vision from heaven. I do pray right now na ma-receive mo yung vision na ito. The vision of transformation is for you. Father God in heaven, thank you so much. Thank you for everything that we receive right now. Thank you for your presence. Thank you for your word. Thank you for your revelation. Lord, maaaring hindi maganda kung paano kami pumunta sa mundong ito. Maaaring hindi maganda yung sitwasyon namin, oh God. But God, we want to open up our eyes. Lord, open up our eyes, Lord, for us to see things according to your perspective. Lord, you are our God and our Creator, and yet you are our loving Father. Meron kang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. May gusto ka, Panginoon, sa buhay namin. At yun po yung malakaran namin. Father, I pray, sa vision mo, Lord, makita namin ito clearly. Thank you, Father, for everything. Thank you, Father, for using us. Thank you so much. We praise you. We honor you. We glorify you. Change us for your glory. And God, thank you for your vision. Thank you for your vision, O God. In Jesus' name, amen and amen. Come on. Sino ito na bless ka doon sa message ni Lord through Pastor Rito? And he was talking about vision, and I believe that the reason why we are in this circumstance ever since, actually, is that sabi nga nila that the world is blind. Have you heard that before? The world is blind. Everybody is blind. Blind of what? The blind of the truth. That God and His purposes. No. And today, I believe that God wants to open up our eyes. You know, maybe some of us here, you're watching for the first time, maybe for the second time, and you haven't really seen yung purpose ni Lord sa buhay natin. And what we are seeing is our circumstances. What we are seeing is something that is temporary. I want you to know right now that whatever you're going through right now, it's just temporary. God has a plan. God has a bigger purpose for each and every one of us. The thing is that we are so blinded with what we are seeing. And my prayer this morning or this afternoon, and I believe that this is what God is doing, is that God, He wants to open up your eyes so that you will see kung ano yung plano niya para sa buhay mo. You know, it's a big blessing
Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only one Son, His only begotten Son." And you know what the purpose is, why He gave up His Son? See, that God can open up our eyes. Sabi niya sa Isaiah, and sabi ni Jesus, when He first stood up in the temple, He opened up this cross. And one of the things that He says here is that, "I am here. God anointed me so that I can open the eyes of the blind, that I can open the eyes of the world." And there is this story in John chapter 9. Merong isang blind man who has been blind ever since he was born. Tinanong ng mga disciples na, bakit siya bulag? Meron bang kasalanan siya? Meron bang kasalanan yung mga magulang niya? You know what Jesus said? No. He was blind not because meron siyang kasalanan, but he was blind because he was born blind. Do you know what Jesus says on verse 5? Sabi niya, "While I am the world, I am the light of the world." And immediately, pinagaling niya yung bulag. And then, nakakita yung bulag. You know, that's what God, I believe that's why God allowed you to be here right now, so that He can open up your eyes, so that you will see through God's eyes. And ang susi doon is through Jesus Christ. Jesus healed the blind, and He will heal those na hindi pa nakakakita. The true meaning, the reality, the truth about God. And if that is you, maybe what you are seeing is that yung circumstances mo, what you are seeing is yung mga problem, what you are seeing is all yung kaguluhan sa mundong ito. You know what, God, Jesus, He wants to open your eyes. He wants to heal your blind eyes. And He wants you to see that He has a plan for you. All you need to do is just believe in Jesus Christ. And He will open your eyes. Amen. If you're here for the first time, maybe second time you've been watching, and you haven't really given up your life to Jesus Christ, you haven't really seen God's plan for your life. Maybe tataranta ka, you're anxious, you are worried, you're problematic with your circumstances. God wants you to open up your eyes and see the truth and see God's plans for your lives. And if you want that, and if that is your prayer right now, I want to pray with you. I want to pray for you. With everyone's eyes closed and head bowed down, Lord, I pray right now. We believe, Lord, that it's not an accident that You have brought us here in this place. It's not an accident, Panginoon, that You have let us hear this message, Lord. And I believe, God, that we are all here so that You can open our eyes, that You can open our blind eyes so that we can see the vision, the heavenly vision that You planned all along for us. And we believe, God, that this vision can only, we can only see this vision only through Jesus Christ. And I pray right now, Lord, that You open up our eyes as we receive and as we believe in You, Lord. I pray, God, that lives will be changed. That people will be saved in Jesus' name. Amen. Amen. If that is you and you pray, the Lord, open up my eyes. Lord, I want to see the truth. Lord, I want to see what's going on around me. I want to see beyond my problems. I want to see beyond my circumstances. I want to see beyond what this world is showing me right now. If that is you, you're saying, "The Lord, open up my eyes." No, I want you to raise up your hands virtually wherever you are right now. Maybe you're watching at the watch parties with your friends who invited you. I want you to just type in right now in the comment section. That's me. That's me. Wherever you are, whatever watch parties you're watching right now, just type it in. That's me. Open my eyes, Lord. Open my eyes. And as you type that in, I believe that God is spiritually opening up your eyes right now. And God is beginning to have a relationship with you. All you need to do is to take the first step, and you just did. And you just did. You know, that's by faith right now. Maybe you're not seeing it yet. Believe me, God will open your eyes in the next few years, days, months. I don't know. Ang importante lang is that you are with Jesus right now and you're believing in Him. Amen? So before we continue, I want to pray for you. For those who raised up your hands, maybe for those who typed in, "That's me," I want you to pray this simple prayer with me. You know, lagi sinasabi sa church na to, this is not about religion. This is about relationship. And every relationship, it starts with a conversation. And if you want to have a relationship with Jesus Christ, it starts with a conversation with Jesus Christ. It starts with prayer. And I want you to pray this prayer with me. You don't need to memorize this. You just need to pray it from your heart right now. With everybody's eyes closed and head bowed down, if you're sitting next to somebody who said, "That's me," maybe you're sitting next to somebody who raised up their hands, pwede bang akbayan mo siya right now and just pray along with us. Pray along with him. Pray along with her right now. Come on, let's pray.
Lord, marami pong salamat. Thank you for this message. And I believe, Lord, that you have died for me. You have died for me so that I can see. Right now, Lord, open up our eyes. Open up my eyes, Lord, so that I can see the real you, that I can see the real life. Lord, naniniwala po ako na namatay ka para sa kasalanan namin. Naniniwala ako na kailangan kita sa buhay ko. Mula ngayon, mabuhay ka sa puso ko at sa buhay ko. Mula ngayon, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for being with us. We want to see you in person next week. Don't forget to like, follow, and subscribe to get the latest updates. God bless!